Todo tanggi po ang pulis na tumulong kay Superintendent Maria Cristina Nobleza. Nakasabwat siya sa pagtaka sa karelasyon ni Nobleza na miyembro umano ng Abu Sayyaf. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Connie, hindi raw alam ng pulis na tumulong kay Superintendent Maria Cristina Nobleza para makahanap ng uupahang bahay sa Pangilang Bohol. Ang plano nitong tulungan ang mga tinsugis na Abu Sayyaf. Ayon kay Senior Inspector Jomar Pumajeros, Chief of Police ng Panglao, nakausap na ng hepe ng Intelligence Branch ng Bohol PNP ang naturang pulis. Ang alam lang daw niya ay mamamasyal si Nobleza, si Rinor Lu Dongon ang umano'y Abu Sayyaf na karelasyon daw niya, ang nanay ni Dongon at ako nitong minor de edad. April 17 hanggang 22 nagtagal sa Barangay Look, Panglao sila Dongon sa bahay ng pinsan ng naturang pulis. Noong April 18 ay umalis si Nobleza para raw sa training sa Camp Krame. April 22 na siya bumalik. Ang ipinagtataka ng may-ari ng bahay, kahit sinabi ng grupo na mga turista sila, ni isang beses ay hindi lumabas ng bahay si Dongon at iyong dalawang babae. Tinanong din daw ng may-ari si Nobleza kung bakit hindi na lang sila mag-hotel. Ang sagot lang sa kanya, sandali lang daw silang mangungupahan sa bahay. Nang malamang nahuli sa checkpoint sila Nobleza, tinawagan daw ng may-ari ng bahay ang pinsang pulis ng kanyang asawa. Sabi rin daw nito sa kanya, pareho silang niloko. Ayon naman sa mga otoridad, lahat ng anggulo ay iniimbestigahan kahit pa nga sinasabi ng kaibigang pulis ni Nobleza na inosente siya. Sa Region 5 Crime Laboratory raw ang naturang pulis na kaibigan ni Nobleza. Samantala, posibleng madagdagan pa ang kaso ni Nobleza. Oras na makuha kasi ng Panglao Police ang certification na pampasabog nga ang nakuha sa kanyang bag, sasampahan daw siya ng illegal possession of explosives ngayong araw. Hinala ng hepe ng Panglao Police. Talagang balak ni Nobleza o ng kanyang relasyon na si Dongon na magdulot ng gulo dahil may dala pa silang pampasabog. Matagal din daw pinagplanuhan ang pagsagip sa mga tinutugis na Abu Sayyaf. Kwento kasi ng may-ari ng bahay sa mga investigador. Noong April 17 pa lang, ay sinabihan na siya ni Nobleza na may dalawa pa silang kasama na pipik apin sa Tubigon, isang bayan na katabi ng Clarín kung saan nakita ang mga Abu Sayyaf. Tiyak na sinabi ito ni Nobleza para hindi magduda ang may-ari ng bahay sakaling umuwi sila na may kasamang dalawa pang tao. Pero nagkaroon na nga ng bakbaka noong April 22 at apat na rebelde ang napatay. Bandang hapon ng araw na iyon, nagmamadali raw umalis sila Nobleza sa bahay. Umiiyak raw ang isa sa dalawang babae na kasama nila. Ang sabi ni Nobleza sa may-ari ng bahay, bibili lang sila ng tiket sa Roro papuntang Cagayan de Oro. Ayon sa hepe ng Panglao Police, maaaring pupuntahan na nila noon ang mga sasagiping Abu Sayyaf pero nahuli nga sila sa checkpoint. Sa ngayon ay patuloy pa rin daw ang investigasyon ng pulisya. Yan muna ang latest mula dito sa Bohol. Balik sa iyo, Connie. Victoria, magkamag-anak ba nung sinasabi na Abu Sayyaf member itong tinatry na i-rescue naman ni Nobleza? Sa ngayon, Connie, wala pa tayong kumpirmasyon kung kaano-ano nga nila Nobleza at ni Dongon itong tinatry nilang sagipin. Although merong report na posibleng related nga si Dongon at yung sasagipin nila, pero sa atin dito sa Bohol ay wala pang nagkukumpirma ng ulat na iyan. Also, Victoria, kasi kahapon lamang ay sinasabi nga ng pulisya na iimbisigahan din nila no, kung kasi 2013 pa, no, kumbaga umusbong itong sinasabing relasyon ng dalawa at sinasabi na maaaring may mga kasabot na higher ups. Meron ba tayong update tungkol dyan, Victoria? Wala pa rin sa ngayon, Connie, dahil talagang tikom iyong bibig ng mga higher ups na nandito. Sinusubukan natin kunin yung panig ni Director Talino dito sa Central Visayas Police, pero sa ngayon ay nasa Maynila siya. At yung ilang investigador naman dito, maliban nga sa Panglao PNP, ay hindi magsyadong nagsasalita sa atin, kaya dapat tuloy pa natin inaalam yung informasyon na iyan. Maraming salamat, Victoria Tulad.